Yo, what's up? You know who it is. Cleezy Boy, ex-battalion, OC Dogs, PDL. Ayan. At we're here at the plug. Game na to. Kahit, kukuha tayo ng mga katanungan, random questions. Baka may ipis dito. Lugin natin. Ikwento mo yung unang beses kang nag-perform sa stage. Man! Tang ina! Sobrang... Pwede ba magmura dito? Safe lang. Kwento mo yung unang beses kang nag-perform sa stage. Tang ina, sobrang fucked up na ito. Kasi unang beses kong nag-perform sa stage, bilang rapper ba? Ano eh? Tawag na ito, rap contest. Mukha akong tanga nun, man. Like, hindi marinig yung boses ko sa mic, pero ano, puputok na yung ugat ko. Tapos mukhang tanga pa ako mag-perform ng mga panahon na yun. That was fucking 2011, man. Ang ina. Ayun. Next. Tagina, man. Ang lupit. Ipakita mo yung paborito mong sayaw. Simple lang. Ay. Ano yun? Oo. Mukha ba akong sasayaw ngayon? Tsaka ang sikip. Mukha pag kinakitaan ko kayo ng... Sige, isa pa. 8. Ano ang nakakainis mong ugali? Para sa akin, ano ba? Tamad. Ayun ang nakakainis ko talagang ugali. Pagiging tamad. Parang ano, binabypass ko lahat. Ang hilig kong mag ano, mamaya na yan, buhos na yan. Ang hilig kong mag, alam mo yun, basta ang tamad-tamad ko. Pero ngayon hindi na, nagbabago naman na. Wow eh. Ayun, dahilan din kung bakit lagi akong late. Tamad ako. At nakakainis yun. Tamad din ako matulog minsan. Next. Anong forma mo dati na hindi mo nasusutin ngayon? Tang ina, yung emo ako, men. Ayoko na nun, pre. Tang ina, seryoso, pre. Pag alam mo yung sa mga, di ba, may mga clan-clan pa dati. Yung mga clan-clan, yung mga mag-GT-GT pa kayo. Yung mga eat your laps, don't skip, yung mga ganun. Tang ina, di ba, nanggaling din kayo doon. Alokohan, di ba? Kasi tang ina yung forma nun, ano eh. Couple short, 180, we are. Love na kalagay, di ba? Fuck. Oh. Tapos, ano pa ba yun? May mga bracelet nun na mga bakal-bakal eh. Tapos mga belt na bakal-bakal, tapos yung itsura ng buhok mo nun. Tang ina, one side yun, parang ano, parang dinilaan ng kalabaw, tapos nakatayo yun dito. Kung si selfie ka ngayon, nakaganon ko. Top. Oh, pre, di ba? Tapos mga naka-eyeliner ka pa, tapos hindi ka nag-toothbrush, o ganun eh, GGT kayo, langid-langid yung leeg mo. Fuck. Next, pang ilan na to? Ito ang aking panlimang katanungan. Ano ang hindi mo makakalimutang experience habang nagpe-perform ka sa stage? Ano ba? Wala eh, kasi lahat okay naman eh, wala namang alam mo yon, kasi yung iba 'di ba parang may nambabato, may nangaano sa stage. Yung iba pa nga, nababato ng basura, ng diaper, yung mga ganun. Pero, so, swerte tayo ngayon. Kasi, dati lang uso yun. Ngayon, hindi na uso yung mga ganun eh. Nangyayari pa rin, Dol. Nangyayari pa rin ba?
Well, I'm blessed. I'm lucky. Kasi hindi ko pa naranasan yung ganito. Sa baba siguro ng stage, pwede. Pero habang nagpe-perform, wala. Ayan. Pang ilan na to? Pang anim na to. Ano ang pinakapangit mong gupit sa buong buhay mo? Tangina barbers. Hindi talaga bagay sa akin yung barbers. Kahit anong angulo, pre, pag barbers. Oo, di ba? Alam mo yung dating nung elementary, di ba? Yung pag-ano na buhok. Di ba? Oasis. Ayun ang putang ina. Wala na akong nakikitang ganun ngayon eh. Bibili ka ng tigtres na gel nun oh. Michael. Oo? Gaganunin mo bago ka pumasok ng school oh. Tapos naka-barbers ka. Ayun ang pinaka-ayaw kong gupit nun. Paano kaya pag nausulit ngayon yun, no? Hindi pa kontrahan natin. Tapos nauso sa mga bagong ano ngayon. Kaya mo na nga. Ilan na to? Nakakailan na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last two, man. Oh, shit. Medyo ano to, ah. Magkwento ka ng isang hindi mo malilimutang pangyayari habang may kasama kang ibang rapper. Ah. Ito, hindi to nangyari sa ano. Hindi to nangyari sa rap event o sa kahit anong mga show, hindi to nangyari. Actually, nangyari to sa hotel, sa Isabela. Kasama ko dito si Kuya Price. Kuya Price Tag. Ano? Dahil na, ano to? 2016 to, men. Ayoko na banggitin yung company. Kilala nyo na kung sino kayo. Pero ang nangyari sa amin, na-hold kami sa hotel. Kasi ang prinami sa amin ng organizer na yung hotel or yung resort na napag-i-stay namin is sagot lahat ng accommodations and shit. Tapos, kinabukasan, nalaman namin, hindi pala nila, ano yun, hindi pala nila yung sagot. Kinabukasan, siningil kami ng mga staff dun sa hotel na umabot ng lumaki yung bill namin eh. Kasi ang alam namin, sagot lahat eh. Syempre, kahit anong order namin and shit, diba? So, parang, ayun, na-hold kami. So, Uuwi pa kami ng Manila, ilang oras ang biyahe ng from Isabela to Manila, almost 15 hours, man. Tapos siguro mga ano na yun, mga maghahapon na nangyari yun. So ayun, na-hold kami ng ilang oras dun. Buti naman na solusyonan, nagawa ng paraan. Kaso nga lang, na-hassle kami, syempre ang layo pa ng uuwian namin. So yeah, that's fucked up. Ayaw na namin mangyari ulit yun. At hindi na kami order ng madami. Last one. Ano na? Ikuwento mo yung pinaka hindi mo malilimutang naranasan na suntukan. Yung hindi ako nakagante kasi naunahan ako, na black eye ako, men. Wala akong nakita. Actually, nasa kubo. Nakabita ako nun, men. Diyan. Nasa kubo ako, nakatalikod akong ganyan. Tapos parang may bintana dito. Tapos sinapak ako ng sobrang solid. Tapos wala na akong nakita. Nahilo ako. Tapos pre, nung nahihilo ako, saka umakyat ng kubo, saka naghahamon ng suntukan. Okay ka. Kung kailan nahihilo na ako, saka mo okay na amon. Gunggong. Ulo. So, ayun. That's it. Yo, what's up? Skusta Clee. At ayun, dito tayo ngayon sa The Plug. At maraming salamat. At naimbitahan kami upang interviewin sa mga hindi namin alam na questions. Ayan, at para sa mga shows at sa mga upcoming na songs, ayan, visit nyo lang X-Battalion Music sa Facebook, sa Twitter, pati sa IG. At saka abangan nyo nga pala yung darating naming movie ng X-Battalion, The Sons of Nana Isabel. Ayan. Hindi pa namin alam kung kailan yung official na date, pero ngayong taon yun, 2019.
Peace up, two up, two down, be bit.